Hello. Ito ulit tayo. Maliit na ano lang na hindi naman maliit, malaki dahil anti-terrorism bill tayo. Tapos marami pa tungkol sa DepEd mga ano-ano. Dito muna tayo. Alam niyo mga kaibigan, mga kasama, dahil lang lagi tayong electric fan. Kasi yung anti-terrorism bill kasi, para sa akin napakaganda niyan eh. Hindi tayo makikinabang dyan. Ang makikinabang dyan, mga apo natin. Yung mga isisibol. Kasi yan, para sa katahimikan, wala nang kaguluhan. Kita mo sa ibang bansa, wala nang ginawa yung mga terrorist. May pag-unlad ba? Wala. Kaya pinipilit natin yung unlad. Pinipilit naman natin kumontra sa pag-unlad. Pag sa kahirapan, kontra tayo. Pag sa mayayaman, okay tayo. Anti-terrorism bill, pipirma ni Duterte, para sa akin okay. Kasi yung mga kumukontra naman dyan, mga galit lang sa, galit sa administrasyon. Ang presidente naman natin, midterm yan eh. 20 na ngayon. 22, wala na. Sino papalit? Kayo. Gusto nyo ba magulo? Ayaw nyo rin, di ba? Kasi pag gusto nyo magulo, guguluin din kayo. Di ba? Kaya mag-isip-isip kayo. Huwag yung bunganga lang. Kahit alam nyo mali yung sinasabi nyo, pipilitin yung tama, mapasikat nyo lang, kayo ay lumalaban. Hindi yung mali. Nakatingin sa'yo, yung iilan. Pero mas nakararami ang nakasimangot sa'yo. Isipin mo yan. Kami mga mahihirap, umaasa ng katahimikan. Sino ba magugulo? Kayo lang naman eh. Ha? Kayo lang magulo. Ayusin na natin ang bansa natin. Patulad yan. Galit kayo sa mga anti-terrorism din. Kayo kaya magsundalo. Kayo kaya ang tumira dun sa malapit sa bundok na dinadaanan ng mga MPE. Ano kaya mangyayari sa inyo? Isip-isip. Yan lang yan, mga kaibigan. Isip-isip. Anti-terrorism bill, dapat tayo matuwa. Dahil sa susunod, kayo na ang mamumuno, maligayan tayo lahat. Kita mo dati panahon ni Marcos, nagkano ng Marcelo. Di ang ganda, tahimik na tahimik. Kasi Marcelo eh, di ba? Nung nawala na si Marcos, ano nangyari? Mabuhay ang kalayaan. Maging malaya. Pati yung malayang pamamahayag, puro kalokohan na sinasabi. O di ba? Asan ang malaya? Nagbabaan yung mga MPA. Nauso yung kidnapping. Kodita dito, kodita doon. Di ba? May kumibuba? Wala. Wala. Kasi yun ang gusto nila. Tuwan-tuwa sila sa ganun. Puro kaguluhan. Sila yun ang gugulo. Dumating ngayon. Niransak yung mga magugulo. Pati mga drug lord, tinanggal. Nagalit kayo. Lumabas yung human right. Nahiya kayo. Pag sundalo, pinagpapapatay. Tahimik na tahimik kayo. Pag pulis, pinatay. Hindi ko malaman kung wala kayo. Pero addict, pinatay. Drug lord, pinatay. Galit na galit kayo. Bakit? Magkano ba kinikita niyo sa mga drug lord? Tagilan na natin yan. Sa pantaha ko lang yan. Pero mahirap yung magbintang na wala namang napapatunayan. Sorry. Pero anti-terrorism bill tayo, maganda yan. Nangyari na yung panayon ni Marcos, hindi anti-terrorism bill. Binanatan niya ng Marcelo. Nawala ang akit bahay.
na walang rape case, na walang holdapan. Na wala lahat, di ba? Ako, masaya ako. Lakad ako ng lakad. Di katulad dati. Palingulingon ako sa mga kalsada, baka may kalaban. Siyempre, napakasaya. Kaya dati ako ng Maynila, Sampaloc, magulo dun eh. Halo-halo ang tao dun eh. Lumipat kami rito sa Quinta para magkaroon ng katahimikan. Eh, medyo konti lang ang tao. Siyempre, tahimik. Ngayon, okay na ako dun. Anti-terrorism, huwag natin sa bordahan. Magpasalamat tayo, may gumawa niyan. Huwag natin kontrahin. Nakakahiya kung kukontrahin pa natin. Eto ngayon, DepEd tayo. Ang usapin ngayon, yung coronavirus. Yung mga maraming nagkakasakit, namamatay, may nakakalusot, mayroong hindi. Tapos eto ngayon, ang gusto ng ating presidente na si Duterte, si Kuya Digong, gusto niya after na lang, saka na ang kaligtasan ng kanya eh. Kaligtasan eh. After na itong taon na to, siguro, baka medyo maluwag-luwag na, may mga gamot na, yung pabunan eh, medyo ano na, maraming gumagawa ng gamot para dyan. Intayin natin, huwag tayo yung nagmamadali. Si Lola, ang si Lola, pag nakikita ko yung si Lola sa TV, nakakainis. Pinipilit niya yung gusto niya. Ano ba meron? Ha? Tapos manghihingi siya ng budget. Ha? Puro tablet, puro laptop. Mamigay kayo. Ako, ihingi rin ako. O, lahat ng tao bigyan niyo. Sino mamimigay? Si Lola? Diyos Maria. Ang magulang ang may karapatan. Ang magulang ang nakakaalam. Huwag niyong unahin ang taon na to para sa school ng mga bata. Intayin niyo na mawala yung problema at yung kaligtasan ng mga tao, ng mga anak niyo, ang dapat niyong unahin. Ako nga sa totoo lang, bumabiyahin na eh. Ano na ngayon eh? June. Oh, tatlong araw na lang, July na. Hindi pa rin ako lumalabas. Kasi mga anak ko may sabi eh. Pa, baka naman sa konting kikitain mo eh, maging kalaban ka namin. Siyempre, nag-isip din ako. Baka pag-uwi ko, kalaban na nila ako. Oh, ibig sabihin, may sakit na ako eh. Hindi kalaban na nila ako. Kawawa naman ang pamilya ko. Konting tiis, meron pa naman nakakain, meron pa naman sardinas, o meron pa naman kung ano-ano lumi-lumi dyan. Saka na muna. Saka na tayo magpakapusok, magpakasaya. Pag wala na yung mga COVID na yun. Yan ang unahin natin. Yung COVID matapos bago yung eskwela. Di bali kung libre. Bibigay nyo lahat. Di bali kung lahat yan may tablet. Lahat yan may internet. Eh dito lang sa lugar namin. Green Park, Kainta. Maraming may pera. Hindi lahat may internet. Kami may internet kami. Oh. Kaya ako nakakapag-vlog, may leaflet pa kami. Leaflet pa kami na ano, nakakanood kami ng gusto namin mapanood sa ibang bansa. Pero yung iba, lahat ng TV patay. Radyo lang. O, channel 2, channel 4, channel 5, wala. Wala sila internet eh. Tapos gusto niyo kumuha ng internet lahat ng tao. Eh, wala nga eh. Gusto nga nila magkaroon eh. Wala nga eh. Dilagyan nyo, libre. Kaya nasa DepEd, o gustong-gusto nyo na mga bata ay makapag-aral, maganda yun, iniisip nyo. Pero mas maganda yung iniisip ko na wag muna. Kasi hindi nyo naman nahawak yung buhay ng mga tao eh. Hindi nyo hawak, maawa kayo. Pero para sa akin, kahit na gustuhin nyo, kung ang magulang ayaw, wala rin kayo magagawa. Kaya nasa magulang din yun. Yung sa inyo, gusto nyo, mag-aral ang mga bata, maganda. Ngayon, yung magulang naman, ayoko muna. Gusto ko muna yung anak ko makita ko na matagalan pa. Dahil ang coronavirus, 2 linggo lang, wala ka na. Gastos pa.
Kaya, wala muna yun. Wala muna ng coronavirus. Tanggalin na muna natin yan bago ang Paskwan. Okay? Dito naman tayo. ABS-CBN. Ang balita last week ng ABS-CBN, wala silang titulo. Yung pwesto nila, yung ABS-CBN mismo, ayun kay, ano, kay Congressman Marcoleta. Wala. Wala silang makitang titulo. Sipin mo, squatter ka. Squatter ka. Tapos gusto pa magkaroon ng franchise, and diamond racket. Yung mga tauhan mo eh. Yung favorite mo lang ang ginawa mo legal. Malalaking sahod. Pero yung mga pumaparehas, parehas din ang trabaho nila. Mas mahirap pa ang trabaho nila sa mga artista. Artista, kunong oras lang darating. Eh sila, madaling araw pa lang, maga pa lang, naka-line up na sila. Naka-cable na sila, lahat, naka-abang na. Pag hindi dumating artista, wala sila. Wala pang overtime. Ang late pa ng sahod. Yun ang hirap. Umulan, umaraw, ando doon sa initan. Yung kami nga dito sa lugar namin dati, nagsushooting dito sila. Robin Padilla, Dok, okay Dok. Maga pa lang, nakaabang na kami. Alas tres na, wala pa eh. Kaya nagsimula, alas sais. Sa Maria. Eh, yung mga tao, ando doon. Kaya kung ano lang kinakain sa tabi, oh, bibigyan lang lang sa... Paklas ng mga styrofoam, kawawa naman. ABS-CBN, wala na muna. Wala na muna talaga yan. Kasi, una-una, franchise paso. Taposin muna na lang problema nila bago pag-usapan yung franchise. Una-una, yung legality. Yung utang nila sa gobyerno. Kasama pa yung Meralco. Ito naman Meralco, nung nakaraang buwan, ha? Lipat tayo lang sa Meralco, isang grupo lang ini. Itong Meralco, nung nakaraang buwan, Mayo, nagbayad kami, 2,000 plus. Mga 2,800 o 2,006 sa kuryente. Ha? Ngayon dumating yung kuryente, 20,000 ang babayaran namin. Nagulat kami. Grabe, ha? Ay, ewan ko. Nung tingnan ko sa TV, butang dami nagre-reklamo, pati si ano, Banat Bay. Pinakikita niya yung sa Meralco, pati sila, ano, bong, ano, yung congressman. Lahat, tikyan. Dapat yung, ano na yan, Meralco na yan, tanggalin yan eh, baka dyan sila bumabawi eh. Dahil sa lugi nila sa ABS-CBN, baka sa Meralco binabawi. Si baka niya tanggalin na yan, bawi na ng gobyerno yan. Walang kalatoy-latoy yan, Meralco. Hindi ko malaman eh, siyempre eh, parang sa tubig din yan eh. Buti nga na pagka hindi ka makapagbayad, bigla kang puputulan, wala kang kalaban-laban. Tapos yung disconnection mo, 500. Grabe yung pagnanakaw, ano? Eh, nag-alit si Duterte, tuwan-tuwa ako eh. Noon nag-alit siya, bak, sabi niya eh. Asar siya, TI, sabi niya. Yung pinaggagawa niyo. Sa ulo. Yung pinaggagawa nyo, sabi gano'n, puta, distributor lang kayo eh. Ano-anong pinaggagawa nyo? O nga pala, tapos na tayo doon. Panghuling ano natin, panghuling usapin natin. Comedy tayo. Merong isang magkaibigan sila. Ngayon, sabi ng kaibigan niya, pare, naniniwala ka ba na ang katulong ko tanga? Ha? Huh? Bakit? Alika. Pumunta sila sa bahay ng kumpare niya. Tinuwa pare, tatawagin ko ha. Inday! Inday! Eh, dumating, ano po yun? Sir, bili mo ako ng kotse ha. Ito, 1,000. Bilisan mo. O, takbo. O, sabi niya sa kumpare, nakita mo, bobo, binigyan ko 1,000. Bumili ng kotse. Bumili naman. Umalis. Eh, wala yan. Mas tanga yung katulong ko. Alika sa bahay. Punta sila.
Petra! Petra! Ano po yun, sir? Tawagan mo nga ako doon sa opisina. Tingnan mo nga, tanong mo kung dumating na ako. Opo, sir. Opo. Nakita mo na. Dita nga. Oh, tanga rin pala, no? Hindi nagkita sa labas kayo yung dalawa. Petra, oo, oh, hindi. Saan ka punta? Nagmamadali ako, bibili ako.